alam mo, suportahan ko lang yung mga sinabi nyo, men. Ang laro kasi ng ML ngayon, sa totoo lang, maibataya eh. Ay, hindi maibataya. Mataya-taya pala, maibataya. Kung sino yung pinakaunang mahawakan na core or funnel na carry, yun yung usually natatalo. And yun lang yung kailangan mo talaga gawin, hawakan na funnel ng kalaban. Kasi pag nagawa mo yun, ang laking bagay na kapag na-pick off mo. And tatandaan natin, hindi rin kasi maganda talaga, in theory, na ilagay lahat ng gold mo sa isang hero lang. Kasi pag namatay yun, alam mo na din mangyari sa damage mo. Interestingly, ano? Jay is playing right now para sa side ng Onic Tol, no? So, actually, agad yung six-man nila. That's actually a very nice dynamic for that one, no? And I just want to mention, no? May pagka-similar na naman to dun sa huling pagtatagpo nila. Yung latest na pagtatagpo nila. Kimi, onto the side of Onic Tol. Kimi versus Karin na naman tayo ulit dito. Although, curious ako, ang JP hero natin, ayun nga, no? Will be on to Choki Luwash, low race, no? Kari. Kari on Kari JP. Daddy oh Kari. God. Daddy El Clasico picks pa rin, Tol, no? El Clasico picks pa din, pero... Pero, oh my Venus on PK. Oh my Venus on Popol and Cuba. Now, that would be interesting then. Chicho dog ni Ma'am Shoes. No. Okay, pilihan na. Oh, ayan yung running drop natin yan, mga Tol. Kompleto na. Actually, ang kakaiba kasi sa drop na to, nakita na natin to. Na pinagbilihan nila. Now, sa inyo, mga panel. Who are the letters? I would have to go with... Onic. Kailangan ko mag-Onic dito just because of the running trend na si Hylos, isa sa mga pinakamalakas na tanks na meron tayo ngayon. Yes, binigay nila yung Kufra sa Sunsparks, pero kasi the fact na binigay nila yung Kufra, that only means that Onic dito is prepared, has prepared something para counterin yun. And I'm expecting a lot of things from Onic PH. What about you, Manjin? Ako, same. Onic PH. Naman tayo eh. Kasi ano eh, Kimi Hylos eh, alam mo naman sa stream natin, nagawa na natin yun eh. I think lang, nalalambutan ako sa ano eh, sa early game ng Sunsparks. Kasi yung Onic, meron din silang potential to outplay eh. So kapag nangyari yun, especially with the Johead, yung Johead kayang puntahan kaagad yung Farsa. So yeah. I like it. Onic will take my vote. Ako siguro baka kainin ko tong ano ko boto ko, pero actually not just to counter you guys, I'm voting on ano Sunsparks, no? Alin po dito? I'm feeling kasi ano ang hindi iba yung dynamic niya na dala ni Oh My Venus. Yeah, yung gamit niya Popolan Cupa. It's not the same formula na dati sa ngayon, Onic, di ba? Which is working for them naman dati pa. So, ayan, ganun tayo. Ganun makes sense, makes sense. Dagdag na ako sa vote nyo para mainit yung panel natin, mga kaibigan. We've made our votes, ladies and gentlemen, para sa mga viewers, kayo naman. And of course, we'll see through the action. Hatid pa rin sa inyo ng ating mga casters, Prof. B and Chantel. Let's go. Maraming salamat, Shin, Butters, and Manjin. Of course, ito na ating series number 2. Pinakitaan tayo kanina ng magandang laban. Yung series 1 natin, kala mo pan-championship na. Ito na naman ang rivalry. Ang dami nag-aabang. Ate Chantel, ano ang nararamdaman mo sa laban ng Sunspark siya ng Onic PH? Ano to eh? Parang Prof. B, parang ito yung redemption championship story for Onic PH. Kasi it was very tabu for Onic PH kung paano yung pagkakatalo nila against Sunspark for the previous season, guys. Pero, this is game number 1. This is the version 2.0 ng Onic PH. And for Sunspark, madaming players or may players sila dito coming from their team na talagang addition for the roster, pero sanay na sa mga gantong eksena. Tama ka dyan, Ate Mo Chantel. Pero guys, mind you, remind po lang, sa lahat ng series naglaban ng Sunspark siya ka Onic PH, hindi nanalo ang Onic PH against yes. Sunspark. Yun that hits the history. Kung titignan nyo yung trend, mananalo sila ng, sa game, pero not the whole series. Diba? Kumbaga ito yung kahit kumbaga ito yung there's this kind of team na kahit gano'n kayo kalakas merong certain player, certain hero, certain something na mahirap talagang kontra. And for Onic PH, that is going to be Sunsparks. So question here is for Onic PH, will they be able to break that norm or stigma sa ating ML community na hindi nila matalo yung Sunsparks? Why for Sunsparks, guys? Congratulations nga pala kay parin JP natin. Pero anyways, this is the Capricia
ano, pero disengage again. There is no casualty, pero makikita natin na there is the aggressive play and the safe play as well, both at the same time. Good shot call kung kailan sila magbaback dito. Alam mo yung tinuloy natin, pag-uusapan natin dito na never nanalo Onic bitch. Ang nangyayari kasi, nagsisilbing Paquito Diaz sa mundo ni Fernando po ang Sunsparks dito against Onic bitch. The racket coming from this Kimi. Yun na. Yun na. First blood agad. Actually, Beshi, comment, ano lang natin doon, balik tayo doon sa side comment mo. Medyo hindi ako nakasabi doon. Feeling ko, it's about the age gap. Nabasa ko lang. Sabi ko, yun pala yung kontrabida. Di ba? Parang hindi ko masyadong tanda sa Paquito Diaz. Pero guys, sa mga nanonood, ibig sabihin, medyo may idea na kami. May idea na kayo sa age gap namin ni Prof. Page. Sabi ni Tito. Sabi ni Tito. Pero ito, babalik tayo dito. Beshi warms. Oh my Venus, medyo pulado dito. Focus for coming from Daddy Top Global JP. Yakdo, ang bilis na pagkapulado. Sa may alis na muna dito. Grabe yung ano no, yung DPS talaga, confirm marksman at the early part of the game. Hindi mo talaga ikakaila na talaga it's there. Kumbaga, as much as you want to negate it, marksman kasi siya. So, knowing for your Sunsparks, mid laners, okay. Nakaka-impact yung akala ko yung AFK technique, pero yung lag jutsu, no? Lag jutsu. Ni Insai. Ni Insai nila sungit yan. Meron kasi nauusong lag jutsu. But anyways, I've tried that for quite some time. It's kind of effective actually, yung lag jutsu. Lag jutsu. Kasi akala ay talaga ng players. Akala ay nakalabag yun na team na it's possible and it's happening. But anyways, sa mga views natin dyan, I would like you to comment now, number one, kung feeling niya Sunsparks ang mananalo at orientation for number two. This is the rematch of the century. Ilang beses natin na panood on the replay or the commercial of the MPL bago mag-start. Nawala dito. Kung hindi kayo decided, number three lang ilagay niyo dyan. Para kung napag-iisip-isip pa kayo. Okay, kung nag-iisip-isip pa kayo sa kung sino sa tingin niyo ang mananalo. Tumawag ata si Madam Mitch kay JP. Ayan, kaya pala. Pinaka muna ng gatas, Daddy Japes. Sabi. Oh, pero we'd like to congratulate this couple na ating ML community, JP and Coach Mitch. JP of Sunsparks and Coach Mitch ng Brand Esports. Championship baby, if ever. Championship if ever. Baby. Ang pangalan daw nung baby na Gushon eh. Gushon. Ay, taray. Carigush. Carigush ang nangyari doon. Pero ito, ano, Prof. B, ito, personal na natin to. Oh. Kasi parehas tayo naglalaro, di ba? As player, as part of the Mobile Legends community. Sunsparks ng RPH, walang caster side, walang analyst side. Ano yung feeling mo difference nung dalawa? Shot call. Kasi ang puso kasi ng Onic PH, siya lang nag-shot call eh. Si Omay Venus eh. So malaking pressure yung kay Omay Venus. Ikaw nang drafter, ikaw ang captain, ikaw shot caller. Iisa ka lang. Pero ito kasi yung Sunsparks, gumagana sila, may individual shot call sila eh. Ganun ko sila nakikita. Like for example, si Killwash, may sarili siyang diskarte na pwede niyang gawin to na hindi niya kailangang ihingi ng pahintulot or somehow confirmation or validation na pwede ko bang gawin to. May guts feel lang, kailangan ko lang gawin to. Diba? Crucial moment, gagawin ko to. That's the thing na naibibigay dito ni Mikael Wash inside Sunsparks. Okay, so speaking of that, mayroon tayo guys, let us not forget that Fusagel was part of Sunsparks. At the time, yung sinasabi natin yung redemption story. Nakita natin ngayon na Fusagel is not part of the roster for this series number 2. So, is there a possibility na si parang Fusagel natin na knowing na part siya ng Sunsparks before, isa siya sa mga tutulong kay Madam V natin to command during this series. Possible yun. Possible na pwede nga ibigay na gano'n yung pag-command ni Fusa kayo. Pero, meron din kasi silang grid na galing Onic din eh. Ay, oo. Diba? Oo. Diba? So, yung baraha mo, nagpantay lang. Kumbaga super match. Oo. Actually, ano, nasabi mo, di ba, Beshi, parang nag-swap dito yung roles ng Sunsparks and Onic. And, lagi natin tatandaan na yung role dito ni paring Grid for Sunsparks is the same, almost the same actually, para dito kay Madam V, which is the shot caller
ng Onic PH. So very crucial siya, guys. Pero into the game we go again. This is game number one ng ating series number one. Rematch of the century. Ika nga, ang dami na ating supporters for both sides. Specifically for Onic PH na madaming comments with that finals on the last or the previous season ng ating MPL. Pero the question here is, marireteam pa talaga ng Onic PH ang kanilang pangalan? Let's see kung yan ang sasagutin later on ng Onic PH. Pero si Jay pa lang nakaupo. Di ba? Si Jay pa lang nakaupo ngayon dito sa ating laro. Wala muna si Fusakin. Nireview ko ulit yung roster. Si Jay pala naka-highlos. Oo, si Jay. Yun yung sinasabi natin na possible na since hindi naglalaro si Fusakin, pwedeng siya yung magsabi na, ito yung gagawin ng Sunsparks, ito yung magiging play na. Pero ito ha, Beshi, ang pinaka maganda for this both teams, sila yung type of team na merong player na galing sa whole different team. Pero nag-work sila fine. Oo. And dyan yung chemistry, attitude. Tapos, mind you guys, si CJ is a championship caliber player. Naging champion na rin siya from Archangel na hindi na matatanggi. Na may galawan lahat itong player natin to. Magkakaroon lang siguro clutch decision eh, no? Yung mga decision making. Dun lang yung part na nagkakatalo eh. Sa sitwasyon nilang dalawa. Oh, siguro dito for Onic PH, not belittling the team, pero there's this kind of attitude for Onic PH na pag tinignan natin kasi yung trend nila, statistically, pagka sila yung naghahabol on the late game, sila yung parang nagde-deteriorate. They started out really strong, pero pag umabot ng mga 20 minutes, 18 minutes, parang bumababa yung individually nila. As it is, kung ano yung alam nila or capacity nila individually, yun na lang ginagawa nila. So, possible, yun yung disadvantage nyo ng Onic PH, again, na Sunsparks. Kasi ang pinaka-shot caller nila is si Madam V. Pero Madam V, eto akin, kasi part din tayo ng casters for MPL Season 4. Talagang ginulat tayo ng Onic PH. Hindi natin sila kilala on the start, pero ginulat na tayo. But anyways, going back into the game, I guess this is it. Mga besi, wap. Almost 4 minutes into the game. 1-1 na ating score. This is the rematch of the century. And it is now up for the objective. Para sa ating both teams. Naka-ready yung Sunsparks dito. Besi, wap. Kumbaga, anuhan lang to. Nandito si Kupa, kumbaga, or Kupa for Onic PH para makiramdam. Tama, kailangan makiramdam. Kailangan mag-ingat kay Kupa. There you go. They're able to take down si Wise, umistep dito using the rocket. Jay knock-up coming from Kilowash. The 5 minutes BOD. Wave the dragon to shove the aso. Palabas. Rafflesia the championship. Oh! Dito ni Wise against Sunsparks. Another rocket. Solid yun. All I can say, Beshi, it is very solid for Onic PH. Nakakuha sila ng kill, tas nakuha nila yung top lane. Hitting two birds with one stone. Kasi nakapatay na sila, tas nakapag-objective pa sila. Tapos yung top lane dito ng Sunsparks, ang nagde-defend is yung Farsa. So Farsa is very crucial in terms of teamfight kasi yun yung possible mo pang zone out for Sunsparks. But anyway, speaking of top lane, nandito na break out, naka-purify lang din naman. It's parang kaya nature natin, napaka-pulit. Tulis lang naman ang iyong paningin. Pero nandito ang aso ni paring ni Maring Madam Voice, OMB natin out this match. Grabe, pinapakita ng gagalawan dito ng Onic PH. Wave the dragon, walang alium combination. Yung pa, and the knock-up coming from Rafflesia sa kapalom. The power tower will kill Jay. Swabbing ano nila, no? Yung chemistry, makikita mo na on point yung mga skills nilang pagbibitaw dito. Now, pansinin natin dito, Beshi, is yung objective. Oo, objective talaga, Beshi. Kasi Onic PH, kilala natin sila. Sila yung talagang panggulat factor for MPL Season 5. Actually, dinala nila yung buong Mobile Legends community ng Philippines in a whole different level. So, for this time, parang sila naging standards. Tapos nag-adapt yung mga teams natin doon. And speaking of adapt, nandito si Yakto with an ejector. Napatay lang naman si Grid. Pero baka si Volk na please siya walang tinatamaan. Si JP dito, or Daddy JP natin for Sunsparks, wala na rin buhay and disengaged for them. When that is happening, we have Cho on the bottom lane side taking that
turret, pero middle lane side ang magde-deteriorate dito for Sunsparks. Alam mo, kailangan tuloy-tuloy na to ng Onic. I-capitalize na nila yung early kinakalamangan nila dito. Overextender man dito si Jay. That's a questionable movement. Glorious pathway can meet, pero it's not enough para isave ang kanyang buhay. Nakap! Oh my Venus, beautified, B-pop against Kill Wash. Hapon lang muna dito. Alice na muna. They want to get the turtle. Another rocket will be thrown by the side of Onic PH. Controlling from the backlines. Look at that. Napit ka din. Pero hindi ito. Buhay pa! Kilowatch will fall. Buhay pa nga si Esmeralda. Sabay yun na ang nangyari from the recent clash, guys. Actually, for that one, for Onic PH, what's good is that kita natin nakapatay dito yung Sunsparks. Yes, nakapatay dito yung Onic PH. Pero hindi nila pinapabayaan dito yung top lane side, which is nasira lang din naman. Guys, mind you, this is 7-minute game time for Onic PH and Sunsparks. Pero nakasira na second and third. This is very unusual knowing that this both teams came from the championship match previous season. So, it's all about kung sino yung aangat pagdating sa objective kasi mahuhuli. Pero anyways, ejector para kaiyak na natin dito on this joint. Johid is a really hot thing. Salaman natin talaga. Iba yung pinapakita dito. Tignan mo, very low skill, very low kill points ang ating laro. Pero yung push potential pinapakita dito ng sign ng Onic PH. They're sticking with their strategy, capitalizing the use of Kimi na kumuha ng objective para, and plus yung aso pa kasi dito ni Oh My Venus. The double combination para makakuha ng objective. Easy peasy ang rotation ng Onic PH. Oh, actually, speaking of easy peasy, Beshiwap, ang problema dito for Sunspark is that merong Hylos. Alam natin si Hylos sobrang kunat. And Oh My Venus, alam natin sobrang stable talaga niya or kumbaga stronghold na siya parating sa utility for this league. And pag may front ka, sobrang hirap i-penetrate ng isang PNK. So, mahirap for Sunsparks actually to target out this Kimi kind of hero for Onic PH. So, that is very crucial. Nakabuelo na naman. Vision-wise, lamang dito ang Onic PH because they have the magical aso for Onic PH. And Turtle has been taken here by Sunsparks. So, by likod dito sa bottom turret or bottom side Onic ng pala. Onic PH on the top. Meron nata namumuong kaguluhan. Another rocket will be thrown by Wise. Labanan pala ng mga hayop to. May aso, may ibon, may kabayo. Look at that. Oh, ano? Diba? Ito na, tapag-daan ba? Hindi ko lang alam kung parang yun. Pero anyway, chicken to para kay Kiluwash, para sa double force, para kay Iyak na walang killing spree para sa kanya. And correct lang natin yung error kanina. Naka-secure pala ng turtle objective is Onic PH. Pero, yun pa lang yung ano natin talaga guys na sobrang lamang dito. Napakasakit! Kuya napakasakit. Eddie! Yung masasabi ko, Kuya Eddie, napakasakit talaga. Yung alam mong gusto mong sabihin na wait lang, habol lang muna kami. Pero for Onic PH, sobrang init nila ngayon sa laban natin. Iba. Alam mo, nasa position na dito yung ano eh, yung Onic PH na kaya na nilang i-capitalize yung ganitong lamang para mai-push at mai-push tuloy-tuloy lang. Hindi pa ata binibigay ng Onic PH yung buong force nila sa ganitong sitwasyon. I think they're trying to run ng discipline. Still waiting for the Lord just to make sure na makapush. Plus, i-comment ko rin si KelVJ. Isa rin si KelVJ nagiging factor kung bakit pala nai-stop yung push potential ng Onic PH using the Feather Airstrike. Yes, speaking of that one, actually for Onic PH naman tayo, Beshiwap, ang for Sunsparks is that nakikita si Dilar or the Esmeralda of Onic PH na maging part ng team fight. So, Esmeralda is still at 0-0-2. So, stay lane muna siya. And yung lane na binabatay niya actually is the push na until the second tier. So, malaking bagay na agad yun. But anyways, top 4 of that game or this game ay napatay si Vino. So, wait lang. Madam D is dead on the riverside. And sa Madam B, kilala natin talaga parang pinaka-guard siya ng Riverside. Yun yung strengths ng Onic PH sa mga hindi nakakaalam. Si Madam B talaga ang nagbibigay ng vision para sa kanilang team. Pero Lord, guys, possible! Onic PH! Sa likod!
sa likod, nakapatay lang din naman. Pero 4-6 at his core, we have Iacno here onto the top lane side. Pero medyo delikado ito actually kapag ka matabang yung Johika. This is a level 12 Johed as compared to the level 10 Cho ni paring kiluwash dito on this game. So mahirap pag head-to-head battle sa kanila na silang dalawa lang. But anyways, kita natin ngayon why securing that buff or orange buff ng Sunsparks to negate this jungle for Sunsparks. 4-6 in favor of Onic. Still, mababa pa rin ang killing points sa atin dito. Waiting game sila. And I think ibibigay na nilang Lord para sa Onic PH. Anyway, it's only a level 1 Lord. Kayang-kaya pa nila tunawin. Ang ginagawa lang dito ng Sunsparks is pinapatagal lang nila yung laro once na mag-online si JP. Ang good question dito, do you think Besh Warbs is sapat pa sa late game si JP using the carry na buhati ng buong Sunsparks against na naging snowball na Onic Page sa 12-minute mark of the game? Actually, yung question mo, Besh Warbs, ang pinakasagot ko dyan, hindi ko sure kung mamaya Besh Warbs si Kels na yung tawagan natin dahil pahama tayo na pahama. Pero anyways, for Sunsparks kasi, crucial here is kailangan talaga nila eh. Pero sa ginagawa on PH, parang super real, super, kumbaga ang term nga, is choreographed. Kasi alam nila yung magiging takbo ng laban. Kasi dito, as we could see here on this match, yung second tier territory sa mid lane, which is the shortest lane sa ating laro ngayon, is almost masisira na. We have the Lord on the bottom lane for Sunsparks. Medyo malayo pa ang kailangan habulin dito ng carry. Glorious pathway para kay Jason. Don't stick tick against this world. Pero patay lang din naman. Buhay pa ang Lord, mga kaibigan. 5-6 ang ating score, pero napaka-intense na laban ngayon. And this is already an edge for Onic PH because this is super minion we are talking about. Mm-hmm. Kung titingnan nyo, ate mo, Chantel, Besh Wars, kung ano-ano pa ang tawag natin sa isa't isa. Grabe ka nga. Halos lahat pala, tatlong miyembro ng Onic PH, lahat ng Purify, against, kasi si Killwash clutch time to eh. So may part sa akin na pinagplanuhan nila dito na wag lang tayo ma-pick off ng mga ganon na mapakumaya tayo against Killwash. Automatic kaya natin dalhin yung laro eh. Actually, sige, go bestie. Hindi, kasi yung part dito na discipline ang pinakita ng Onic Page right after nila mabasag yung bottom turret, getting that turret, umalis agad sila. Yung sacrificial strategy ni Jay para lang makuha yung Tore is a good sign na nagkakaroon sila ng good communication. Pansin mo, pagkabagsak ng Tore, alis na. Wala nang lingon-lingon. Wala nang babalik. Oo. And actually guys, sa mga hindi nakakaalam, in preparation of this playoffs, nag-review kami mga caster, is muna topics na brought about during the meeting was, if ever na ma-open ang isang Kufra, the other team or the enemy team is prepared for the 4-man Purify, which is we are seeing right now for Onic PH. So yes, pag may Kufra ka, it just means that you are relying heavily on the crowd control na pwedeng ibigay sa atin ni Kofrisha. Ang daming beses natin na sinabi, Kofrisha, Kofrisha, Kofrisha. Kasi pag sinabi natin Kufra, automatic, hero siya. Siya. So for Onic PH, yes, sige. Let's bigay natin. Bigay natin yung Kufra ni Raflisha. Pero as we are seeing right now, it's not effective for Sunsparks kasi lahat ng setup play for this Kufra is being negated by this four-man Purify kasi ang DPS nila is Kimi. Right after that Tyrant's Revenge, what's next? For this Kufra, flicker out and that's it. Tama. Alam mo, gustong-gusto ko yung point mo. Total explanation, narinig nyo guys. Galing kay ate mo, Chantel, pinakaralan tayo. Complete setup. Kung man may nakakalaban kayo mga crowd control, you have to do is use Purify na nakakayamot nga naman. You're trying to catch yung specific hero para mabalik na din laro. Tapos gagamitan ka lang ng Purify, which is naninegate yung possible or clutch setup mo against sa mga kalaban. Well played. Oo, kasi kumbaga, two-way kasi si Kufra, di ba? It's either you go for an engage or you protect the course. Make it for Sunsparks, yes.
make it and bake it. Sabi nga nila. Shake it and bake it. Shake it and bake it. Nakakagutob. Pero yeah. For this, kasi, kung papansin nyo guys, yung pinaka-lineup dito ng Sunspark, ang pinakukuha na lang nila dito talaga ng possible engagement is the Kaja. Mm-hmm. Hindi siya advisable for Kiluwash to go for a 5-man cheat ko to kasi Assassin Emblem. Eh, ito siya advisable knowing that you have the key meetup unless willing ka talaga to go for into dive and then that's it. Voila, I'm dead. Pero for Sunsparks kasi, ang pinaka kukuhaan na nila ng crowd control here is the Kufra. So, Frantic PH, they have the Kimi, they have negated this Kufra pick. Kufra. Kailangan lang nila ituloy-tuloy at hindi nila paabot din ang late game. Kasi we know Kari, alam ko, ang daming MM Lords dyan. I want to pick Kari, 79% point something something win rate. I want to pick Hanzo, 42%. So anyway guys, alam mo, may mabigat yung pressure dito, nakikita ko para kay JP. Kasi ganun katiwala yung buong Sunsparks to give the marksman para kay JP. Habang usually may kita natin another mage or some of fighter type si Kel VJ. Like using Esmeralda, doon ako ba naman na kailangan yun eh, rules yun. Pagka naririnig ko si Esmeralda. Pinakuha ng Onic PH. Now, umupo sa clear or somehow burst mage etong si KLBJ, which is hindi natin actually, natin nakikita, di ba? So lahat ng buhat moments is nasa late game dito ni JP and the clutch time mismo ni Kiluwash, the Mr. 5 minutes BOD. Kids lang po. Kids on the block. Old and new kids on the block. Kumbaga para sa atin labay. But anyways, so mga bago ting, this is 30 minutes and 30 seconds for game time. 5-6 is the score. We can see here for Onic PH, they are very aggressive against Sunspark. So this is very unusual for this both teams kasi gaya na sinabi natin, this is the rematch of the century. Ang dami nating heartbreaks both for the fans of Sunsparks and for Onic PH. Pero kita nyo, yung Kiwi mong hindi mo alam kung bakit kasi may racket. Napakasakit agad against that Farsa. 5-6 in favor of Onic PH doing a great job. Racket after racket. Si Wise tamang chani lang dito. Hindi nila kailangan lumapit eh. Kanina papansin ko sa mid-tournament, hindi kailangan lumapit dito yung my penis. Pero hold that thought guys. Side to control. Iyakno being shown by Kiluwash Racket. Follow-up damage coming from the side of Onic. Hinahabol na si JP. Medyo na-open siya dito sa gitna. Na-trap pa nga. Trapezoid. KLBJ. Pumagsak na dito. Double kill. Para kay Matambinos. Pero you're able to take down. Dalawa rin membro. Hindi, isa lang pala. The joint will fall down. Roughly siya tamang yakap lang dito. Power tower combination ng Sunsparks. Sabay healing galing naman dito ni Hylos. Grabe. We have to commend Beshiwap kung gaano ka-confident dito yung core hero ng Onic PH. We have Wise there in between that top lane turret and middle lane turret. Nandun na siya, pero free lang talaga siya. Please, kita natin din yung flicker out for JP and we have three players here for Sunsparks to defend their base. Kita natin dito nahila si JP, pero mind you guys, that is the high loss. Kumapatay ba? That is the question natin. Nahuwa. Ng Tori dito, 7 na ang ating score. 15 minutes guys, it's just 7-9 objective ang labanan ngayon. Woo! Kapit lang guys. Ni JP may pag-asa pa. May pag-asa pa dito. Pero still, they're able to take down ang kanilang objective. Yung top turret. 10 seconds para sa next lord dito. Medyo may pailuan na Onic PH. Trying to hold all my Venus. Nasa miss position. Hindi ata maganda yung mga naiiwan ka sa mga ganong sitwasyon. Kasi I don't know. Ano yung idea ni Venus that time? Bakit siya pa nag-stay? Diba? Na dapat sumiset up na sila. Lahat ng papasok going into the Lord side. Ngayon, nakabuelo dito ang Sunsparks. Mamomroblema ang buong Onic PH sa ganito sitwasyon. Ngayon. Ngayon natin. Ay! Malaking factor. Oh, okay, so wait lang guys. Medyo nag-stand na naman tayo. Pero Lord has been taken here by Sunsparks on the dispatch. Pati din sa Oh My Venus sa ating laban. So very crucial yun. Wala siyang aso. Medyo... hindi natin naisbataan. Wait lang yun. Gumanon ako eh. Tapos sabi ko, ako ba yung nakahinto lang? Hindi pala. Kinabahan ako. Hindi guys, there's this time kasi parang
sa atin lang to, as kami ni Prof Minacaster, tsaka sa atin na nanonood ngayon, parang there was a question kung ano naka-challenge as casting online for MPL Season 5. So ito, yung mga ano natin. Bear with us, guys. Walang may gusto sa minsan sa mga nangyari. Ito yung mga uncontrollable moments. Alam naman natin diba, na minsan nangyayari to. So, chill lang kayo dyan, guys. Aayusin natin dyan. Of course, pag may mga nangyaring ganyan, is auto. Automatic. Wait lang tayo lahat. Oh. Para lahat tayo maranasan at makita yung napakagandang witness laban. Greatness. Kumbaga, kaya there's this post recently sa page ko. Para sabi ko, pinaka nalalamdaman ko was kabado ako. So, ayun siya. Pero, ang pinaka message was, i-enjoy natin to because this is the playoffs. Tama, lahat tayo panalo dito. Pero huli nating namamataan doon kanina is nakaganon si Lord. Sabay ang buhay niya, 20%, no? Nasa side ni JP. Nasa side ng Sunsparks, umiikot yung Lord. So imagine niyo na lang, guys, ha? Ito drawing ko, kunwari, eto yung Lord. Dito banda. Nandito si JP, inatak niya. Di ko alam, si Wise nandun banda sa green buff. Tabi ng, sa green. Sa green, sa neutral, o sa creeps. Malapit sa red buff. Paano lang siya doon? Pag-usago lang siya doon. Imagine niyo na lang kung ano yung itsura ni Wise doon, the Kami. Kaka pick off lang din kayo, no? Kay Oh My Venus. So baka hanapin yung pagka-resume wala doon si Oh My Venus. Kaka pick off lang siya kanina. Pero Kabeshia, ayan na. Di ba, Kami Lords ka? Ang alam natin sa Kami, medyo may ticking bomb to. Lord! The guys has been taken here by Sunspark. So, we'll see guys kung sobrang bilis lang. Actually, this is Pinunaw. Level 2 Lord. Sobrang bilis lang yan. For Onic PH, actually, to defend, sinulubog na nila. Magkakalabas doon, knowing that they also have the super minions on their side. Uy, velo, ha? Anyway, si Rafli siya dito, nahinga malalim, pakiramdaman natin, pero medyo mali ang airbag dito. Tinating guys, FJ here, nasundo, sulubog. Revitalize! Nako po mga kaibigan, that is gonna be the revitalize! Rafli siya, napakapunat, pero patay lang din naman. Tank ang kanya napatay. Rafli siya dito, wala nang immortality, kilwash for the show, patay lang. Atak! Atak! Yara! Rafflesia! Nakuha pa dito si Rafflesia. Sabi, disengaged. 2 man down for the side of Onic PH trying to force push. Nakuha lang nila yung gusto silang objective. Well played sa Onic PH kasi sinalubong nila si Lord. Hindi na nila hinayang bumelo. Di ba? Tapos kung titignan mo, bago pa dumapo yung minion sa mid turret, is tinangki na somehow dito ni Dilar. Beshi and sa lahat nanonood, I decided long ago never to walk in anyone's shadow. Let's see that, guys. 10-12 mga score top 4 before this game is gonna be the carry. So the more na na-extend dito ang laban ng Sunsparks versus Onic, the more na magiging problema for RPH because we know that this Kami has this ticking bomb. Oh, look at that, guys. The item. Kung titignan nyo kung bakit baba, sobrang sakit ng isang Kami. Look at the item. Glowing One, Holy Crystal, Ice Queen One, sabay Divine Glyph. That's a double one pala. Wonder Wish strategy. Para kaya, ano, kaya Wise, having Glowing One and Ice Queen One, may slow ka na. Meron ka pang init at lamig na combination. Sumilip lang si KLBJ. Ganun kabilis yung damage ng isang Kami para sa ganito sitwasyon. Actually, the crucial for Onic, I mean, for Sunspark is that meron Kami dito, the magical damage, DPS-wise, and they also have the Esmeralda. So for Sunspark, question here is for the support and for the tank, kung ano i-build nila, kung pagiging magic damage pa or yung anti for the Jawhead, kasi they also have the carry na kailangan nilang isipin. So as we could see here for Sunspark, we have the Girl's Helmet for Kofrisha. After this match, but so far for RPG, things are looking good. Sira Adramon Tori dito, inhibitor turret ng Sunsparks, and kung titignan natin ang mapa ng RPG, lamang na lamang ang kanilang team. Exactly. Alam mo, ang kailangan lang dito siguro ng RPG, wait for the next Lord. Kasi, tinitignan ko, wala sila yung kayang bumutas agad ng Tori ng isang mabilisan eh. Kasi naka-magical damage ang isang Kami dito. Diba? So, tapos nakapwesto pa dito or somehow meron silang Kaja. Na later on, if ever mag-overextend kayo sa ganyang pusyo, mahahablot kayo dito ni ano, ni Grid. Which is possible na mag-turn ng momentum sa ganitong sitwasyon. Late game na already. It's already 20 minutes.
Game number one, guys. Lord, 30 seconds, palabas na rin. Tamang pressure lang or focus pressure ang Onic Beach. Oh, actually, Beshi, sa Sunspark, feeling ko isang hila lang talaga ni Grid. Babalik natin yung laban eh. Kasi so far, may kita natin, lamang na lamang yung Onic PH ngayon. Pero, that is because yung formation nila is meant for their composition. Mm-hmm. Paano kaya kung yung Sunspark dito, ipende rin yung formation na yun because they have the Kaja na ayan hindi na makukontra ng isang purify dito ng Onic PH. But anyways, this is again another lord for Onic PH possible. Sila may kuha nito. But for Sunsparks, they have to force actually to contest this one. Lumulusot si Kaja. Question, pero lumulusot si Kaja. Naka-ready. Mga kaibigan, on to this match, 10-12. Lagi natin ayun na! Live TV! Wala na buhay si Wise, pero makakatakas pa rin mga kaibigan. So, PNK na iwan dito ang Kaja natin mga kaibigan. Grid A. On the hands of Onic. That's a Holy Mary play coming from the side of Sunsparks. Alam mo, ang galing ni Grid doon ah. Yung ano niya, clutch moment na huliin si Wise, hindi lang nabigyan ng follow-up damage eh. Pero if ever makukuha pa nila yung Lord sa ganun sitwasyon, napa-atras eh. The Holy Mary play. Grabe. Oh, ito talaga yung Holy Mary play na hindi natin i-expect na walang backup. Kasi yun talaga yung pinaka-goal ng Sunspark sa laban na to. Because sa Onic PH, meron silang aso dito na talagang man's best friend, literal. Kasi willing to protect, willing to dive for the ammo. And for Onic PH, yung naging edge nila. Kasi automatically, pagdating sa teamfight, anim sila. Ngayon, wala yung isang player nila. Kakaboy nila ng player nila, automatically meron pa rin silang pang crowd control. Kaya LPG dito, ginamit na ang kanyang edge-check. Nahuli! Si Barrett Jordan! Pero very interesting para sa kanya. I mean, ano sa kanya, comfort. Oh, dito pa nakiluwash ka, nagkiluwin. Graply siya. Tine-ejector na dito, pero nanakap. Oh, my Venus, pulado na rin. Eto na ang ganti na kapi. Manggagaling sa likod. Buong atropang Sunsparks. Send na kanya muna. Naiwan dito. Sa gitna, si JP, they're able to take down Pop Immortality. Shot down si JP. I think this is it. 3-man down for the side of Sunsparks. Take it 4. Sabay wala. Walang sagot ang Sunsparks. Eto na. May minion. First ever win of RPH against Sunsparks. All this time, guys, this is the very first time. Game one goes for the side of Onic PH. Grabe. Nag-apira na sila. Sobrang saya lahat ng halo. Eh, pinapakita nila, guys, na talagang sila live na naglalaro right in front of you. Whew. Ganda na laban. Yeah, MVP game is gonna be Wise. So, actually for this kind of lineup of Onic PH, super sakto sila for the late game. Super sakto sila for the early game. Kasi, hindi natin ikakaila that Hylos and Kimi kind of lineup is still a team. Tama. And if ever na ma-shot down dito si Kimi, I'm sure Dilar or this Esmeralda of Onic PH is willing and capable to bring damage for Onic PH. Oh, just gusto ko rin i-comment si Dilar. I think that's a strategy na talaga